Chi! Welcome back to my channel! And ngayon, magchichikahan po tayo and gusto kong i-share sa inyo yung na-experience ko nung buntis ako kung paano ako nag-labor hanggang sa mga anak. Gusto kong i-share sa inyo yung kwento ng aking pag-labor at panganganak. Ganon. tulad nyo, yung mga preggy dyan ngayon, congrats in advance. Noon kasi, nung buntis din ako, palagi akong nag-iisip na, ano, kasi nung last year po kasi, December last year, yun po kasi yung kabuwanan ko. And yung date nun is nasa December 27. Doon daw ako mag-labor, pero hindi po yun talaga exact. Parang hula-hula lang yun sa, ano, record. Kaya pwedeng mangyaring ibang araw, ganon. Kaya palagi ako nag-iisip noon, nung kabuwanan ko na, diba? Maghapon, lagi akong nasa labas, palagi akong nasa mall, lagi ako lakad ng lakad. Iniisip ko nga, baka sa mall ako mag-atakihin ng labor, yung mga ganyan. And syempre, kinakabahan din naman ako, kasi nga, diba, mahirap nga daw mga anak. Eh, kabuwanan ko na yon, December na, everyday na ako lakad ng lakad sa mall hanggang sa feeling ng katawan ko na pagod na ako. Kasi nga, gusto ko po talaga mag-normal delivery. Ayoko po talagang masesaryan. Ayoko may tahi yung tiyan ko. Kaya talagang nagpursige akong maglakad ng maglakad nung kabuwanan ko. Yung tipong hindi ako titigil hanggat hindi na kaya ng pa ako. Ganon. Hanggat kaya pa ng pa ako maglakad, lakad ako ng lakad. Mall yung ginawa kong ano, lagi ako nag-window shopping nun eh. Tapos ano, may time pa nga na paggabi, pag sinisipag ako, nag-i-squat pa ako niyan. Yung squat, nag-i-squat ako mga 10 times, ganun. Para lang bumaba si baby. Kasi yan yung advice sa akin ng mga kakilala ko na mami na nag-normal delivery. Yung tipong apat na yung anak nila, tatlo, normal delivery, wala silang kahirap-hirap mga anak. Yung ganun, yung parang, ano lang, wala lang. Parang gano'n, napaka-jologs ng pagbubuntis nila. Kaya, nung buntis ako, naiinggit ako kasi nga gusto ko din maging normal delivery. Kaya naikinig ako sa mga advice nila. Sabi nila, pagkabuwanan mo na, maglinis ka ng bahay, maglaba ka. Yung tipong lahat ng sipag gawin mo para daw yung baby, yung ulo ni baby, mabilis bumaba sa mattress mo. Ganun. Ganun lagi yung sinasabi nila sa akin. Kaya yun, sumusunod ako para lang nga bumaba si baby. Kasi nga, once daw na hindi bumaba si baby, pwede kang masesaryan talaga, diba? Tapos, ang ginawa ko noon, dahil tamad akong maglaba, tamad akong maglinis ng bahay, naglakad ako ng naglakad. Kasi yan daw talaga yung magandang, ano, para sa normal delivery. Yung maglakad ka ng maglakad talaga. Kaya yun, hindi ako tumitigil noon. Kakalakad hanggat hindi kaya ng pa ako maglakad. Hanggat kaya pa ng pa ako, lakad ako ng lakad. Kahit pagod ako, promise mga mamshi, ganun. Kaya siguro, naging successful ako sa normal delivery. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tapos, eto na nga, magkukwento na nga ako kung paano ako nag-labor, diba? Kasi, December 27 yung, ano, yung date na kapanganakan ko. Pero, yung date na yon na 27, sabi nung OB ko, hindi pa yun mismong 27 ka talaga mga anak. Hindi. Pwedeng ilang araw. Ano lang yun? Kumbaga hula-hula lang. Within third week ng December, second week ng December. Basta daw, kapag nasa 36 weeks ka na, yung tiyan mo, anytime, anywhere, pwede ka nang mga anak. Ganun. Yun yung sinabi sa akin nung OB ko. Kaya, nung kabawanan ko na mga first week, ano na ako, isip na ako ng isip. Naghahanda na ako niyan. May hospital bag na ako, yung mga gamit na nadalhin ko sa hospital, meron na. Naka-ready na para at least anytime na mga anak ako or mag-labor, diba, kukunin na lang, wala nang kahirap-hirap din ako mag-i-impake pa. E di yun na nga, diba, December 27. Tapos, inano na ako nung pagka-December na first week ng December, ano na yan, every week na ako bumabalik sa OB ko. Every week na ako pinapabalik kasi nga kabuwanan mo na yon. Kumbaga, minomonitor na ng OB ko yung baby ko. Kami ni baby, syempre, minomonitor niya na. E di, first week ng December, di ba, kabuwanan ko na. First week ng kabuwanan ko,
Inano ko, inaiiyak ko, mga mamshi, mangyayari din niya sa inyo. Pinasok niya yung daliri niya sa pem-pem ko. Kayong mga pregnant dyan, yung mga maliliit pa yung tiyan nyo, mangyayari din yan sa inyo pagkabuwanan nyo na, kaya mag-ready kayo dyan, medyo masakit, ganun. Masakit kasi, hindi lang pasok eh, pasok na pasok talaga, kasi kakapain ng OB ko yung ulo ni baby, kung nasa labas na ba, ganun, kinapa niya kaya, ay grabe talaga, para akong na-virginan ulit, pinasok diba? Sabi niya sa akin, relax lang kasi ipapasok ko pa ulit. So, mas ipupush pa niya yung daliri niya dun sa pinakadulo ng matres. Diba? Sakit. Masakit yun. Siyempre, dapat mag-relax ka lang kasi pag hindi ka magre-relax, eh, mahirapan siyang ipasok yun. So, ako nag-relax na lang kasi daw pag hindi ka nag-relax, mas masakit. Kaya, relax mo lang yung body mo. Hayaan mo lang, kumbaga hayaan mo na lang torturing ka. Ganon, charot lang. Pag ganon, first week, nakapana ni Doc yung ulo ni baby. Diba? Nasa loob na yung kamay niya. Ginagalaw-galaw niya pa nun. Sabi niya, nararamdaman mo ba na parang may gumagalaw-galaw sa matres mo? Sabi ko, opo Doc, yun, ulo na pala yun ng baby ko. Ulo na. Ibig sabihin, nasa labas na si baby. Na kumbaga, ready na siyang lumabas. Ganon, first week po yun ng kabuwanan ko. Kasi bakit? Bakit ganon na mabilis siyang bumaba? Dapat iba, December 27 pa. Bakit first week ng December? Ganun na. Kasi po, nung 8 months yung tiyan ko, naglalakad na talaga ako. Basta tad-tad ka raw ng lakad. Yun. Basta 8 months yung tiyan ko, naglalakad-lakad na talaga ako nun, mga mamshi. Nagtatad-tad na ako ng lakad. Kaya, siguro bumaba si baby. Sabi ko sa OB ko, normal lang ba yan, Dok? Sabi ng OB ko, maganda nga daw yung gano'n na pagkabuwanan na bumababa na si baby kasi pwede siyang ma-normal delivery, diba? Kumbaga, mas maganda nga daw na bumaba at least ilang weeks, lalabas na siya. Tapos yun, hindi nakapanin na. Ibig sabihin, nakabukas na raw yung cervix ko. Cervix ba yan? Basta yung matres ko, nakabukas na. Kaya sinabihan niya ako noon na anytime, pwede ka nang manganak. Ganon, hintay, maghihintay na lang daw akong mag-labor. Tapos sabi niya sa akin, once na may lumabas sa'yo na tubig or sumakit yung balakang mo na masakit or may spotting na dugo, tawagan ko na daw siya agad kasi daw, manganganak na daw ako kapag ganon. Diba, gabi? Ang bilis, sabi ko, hala ko, ano pa, mga December end of the month. Sabi pa nga ng iba, baka January ka na manganganak. Yung pala, first week pa lang ng December, mga mamshi, malapit na siyang lumabas. E di nung time na yon, nung pagkata after kong ma-IE, natuwa ako kasi sabi nga nung OB ko, pwede kong ma-normal si baby. Kasi nga, mababa na si baby, kumbaga naka-open na siya, yung ano ko, cervix ko. Kaya medyo natuwa ako kasi nga, yung goal ko talaga po is ma-normal delivery ko si baby, diba? Kumbaga, medyo happy ako nun, kaya sabi ko sa OB ko, pwede pa po ba akong mag-exercise lakad-lakad? Sabi niya, yes, mas maganda nga daw yung ganun na pagkabuwanan na exercise, lakad-lakad. At para daw, kapag nanganak na ako, hindi na ako masyadong mahihirapan umire kasi nga, nasa baba na si baby, di ba? Anong time na yon? Teka lang mga mamshi. Na ano ko, hihingal ako. Wait lang ha, inom muna ako. Nakakahingal pong magsalita, no? Tapos walang sumasagot sa akin. Tuloy-tuloy yung salita ko. Wala man lang time out. Time out, wait. Tapos yun na nga, diba? Eh di nakauwi na ako. Nakauwi na ako. Naghihintay na lang ako ng araw na may maramdaman akong lalabas na tubig, dugo, or sasakit yung balakang ko, yung tiyan ko. Ganon, yun na lang yung mga sintomas na hihintayin ko. Kasi kapag daw naramdaman ko yon, tawagan ko daw agad yung OB ko or punta agad ako sa hospital. Magpa-confine na ako kasi nga daw, manganganak na daw ako kapag ganun. Kaya hindi na ako masyado lumabas nun, nung simula nung na-IE ako. Tsaka nung na-IE pala ako mga mamshi, may dugo na. Nag-spotting ako bigla. Normal lang daw yun sabi ng OB ko kasi nga, nagalaw niya eh, natusok niya. Kaya medyo may spotting ng konti. As in, konting-konti lang, spotting lang. Hindi naman talaga dugo na parang regla. Hindi, spotting lang. Pero normal lang daw po yun, sabi ng OB ko. Kasi nga, na ano niya, nadukot niya.
So, hindi na ako masyadong lumalabas noon. Sabi rin sa akin ng OB ko kasi nga daw, baka bigla akong manganak, di ba? Mahirap na daw kapag nasa public place ako, magkakaganon. Mahirap kasi, lalo na kapag maraming tao, di ba? Mahirap. Kaya ang ginawa ko noon, after kong magpa-check up nung first week ng December, nasa bahay na lang ako, squat-squat na lang ako. Bago matulog, squat-squat, ganyan. Tapos, eto na nga. Sa panaginip ko, umihi daw ako. Tapos nagising ako, basa talaga yung ano ko, yung panty ko. Pati yung kama, basang-basa. Sabi ko, ala, parang hindi ihi kasi hindi ko naman naramdaman na umiihi ako, wala. So, pumasok na agad sa isip ko na paano bigan? Paano bigan na yun ni baby? Kumbaga tubig. Mandami talagang tubig. Eh di tumayo ako, bigla. Tumayo ako kasi nga akala ko umihi ako nung una. Pagtayo ko, pumuswak ulit yung tubig. Ano yun mga mamshi? Alauna ng hating gabi. Kasi in, ang himbing talaga ng tulog ko. Pero, wala ako naramdaman na kahit anong sakit. Wala. Parang tubigan talaga na lumalabas. Pero hindi ako naiihi. Talagang pusa lang po talagang lumalabas yung tubig. As in, wala ako naramdaman na kahit anong sakit. Ganon, di ba kaloka? Tapos, edi yung mga kasama ko nun sa bahay, nataranta na. Sabi nila, tara na, punta na tayo sa hospital kasi mga nganak na kapag ganyan. Yung ibang mga mami kasi may kasama din kasi ako sa bahay na mami na, kaya alam niya na. Sabi niya, mga nganak na kapag ganyan, punta na tayo sa hospital. Eh, ako pa, inaantok pa ako nun. Sabi ko, pwede ba na bukas na lang ng umaga tayo punta ng hospital? Kasi inaantok pa ako, tsaka wala namang masakit. Sabi ko, hindi naman masakit. Sabi niya sa akin, no? Baliw ka, pag naubusan ka ng tubig, bahal, ano, maano daw si baby, malalaso kapag naubos yung tubig sa tiyan, ganon. Kaya dapat daw punta na ako. And, tapos naalala ko pa yung sinabi sa akin ng OB ko na ganyan, na kapag may naramdaman akong mga kakaiba, punta na agad ako sa hospital, magpa-confine na ako. Kaya yon, pagka-alauna talaga, wala na, hindi na ako. Nagpalit lang ako ng ano, napkin, nag-napkin ako ng damit. Punta na agad kami ng hospital noon, alauna ng madaling araw yun mga mamshi, alauna. Tapos edi nakarating na kami ng hospital, di ba? Nasa hospital na kami. Tinawagan na yung OB ko. Tapos naano na ako, tinusukan na ako ng ano. Ano ba tawag? Dextrose ba yun? Dextrose, yun dito oh, yung masakit. Yun dito banda. Masakit yun mga mamshi. Nung pagtusok, doon na ako kinabahan. Doon ako kinabahan nung nakaramdam na ako ng mga sakit-sakit. Dito, tinusukan ako ng dextrose yata yan. Basta, dito yan banda, malaking inject yung ilalagay dito, promise. First time ko kasi yun eh. First time ko rin naka-experience ng ganun yung dito. First time ko yun. Tinusukan na ako nun. Tapos, may ini-insert na sila doon sa dextrose na yan. Doon ako kinakabahan kasi yung in-inject pala nila, pampalabor. Anong tawag dyan? Induced ba yan? Pampa-induce. Pampalabor. Kumbaga, pampahilab ng tiyan. Yun. Kasi nga, hindi naghihilab yung tiyan ko. Pero, pumutok na yung panubigan ko. Pero yung tiyan ko hindi pa naghihilab. Ganun. Parang hindi tumitigas na parang sumasakit. Wala eh. Kaya siguro, in-injectan ako ng ganun. Doon ako kinakabahan kasi pagka 2 a.m, magto 2 a.m. na, umaano na yung mga balakang ko, yung tiyan ko. Nagaano na siya mga mamshi, naghihilab na siya. Pasakit. Yung una, hindi pa siya masakit. Habang tumatagal, pasakit na nang pasakit yung labor ko. Ganon. Basta, 2 a.m. yan. Nag-start ako nag-labor, yun na yun eh, 2 a.m. 2 a.m. Every 5 minutes, maghihilab yung tiyan ko. Yung parang, hindi ko ma-explain eh, yung pakiramdam. Hindi ko ma-explain, pero masakit na nakakangalay. Ganon. Ganon yung sa feelings ko nun. Masakit na nakakangalay. Tapos, sa isip ko nun, naka-start na ako sa isip ko. Sabi ko, Lord, please, normal delivery to. Ayokong masi-es. Ganon ako eh. Talagang, inaano ko talaga yung mind ko na normal delivery, huwag ako masi-es. Tapos, 2 a.m. yon nag-start. Hanggang sa mag 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., hanggang mag 7 a.m., 6 hours po ako nag-labor.
ang sakit, pasakit ng pasakit mga mamshi, as in super sakit. Hindi ko na alam eh, kasi nga, syempre, di ba, madaling araw, wala akong kain, antok, kumbaga kulang pa yung tulog ko. Ang nangyayari sa akin noon, naka-side view lang ako, hindi nila ako pinapalakad, kasi po, once daw na maglalakad ako, lalabas yung tubig lalo. Kasi nga, bawal daw maubusan ng tubig si baby sa loob, yung panubigan niya. Kaya ganun. Kaya habang nag-labor ako, simula 2 a.m. hanggang 7 a.m. nakahiga lang ako, side view. Tapos, maya't maya, every hours, ina-IE ka pa. Alam mo yung ganong feelings na parang, sabi ko, ano ba to? Hanggang kailan ba to matatapos? Ina-IE nila ako kung bumababa ba si baby every hilab ko. So, nagiging kasi pag naririnig ko na yung doctor, yung OB ko, kapag naririnig ko na bumababa na siya, nagiging na yung CM niya, parang pababa ng pababa. Kumbaga, palabas na ng palabas yung ulo niya. Medyo lumalakas yung loob ko kasi nga sabi ko, yes, ino-normal ko talaga to. Sabi kong ganun. Lumalakas po yung loob ko kasi nga sa isip ko, yes, ino-normal ko talaga to. Parang ganun, hindi ako masisesarian. Kaya parang habang nag-deliver ako kahit masakit, nagiging happy ako. May halong happy na may sakit, ganun. Kaya sabi ko sa sarili ko, tiis-tiis lang to, makatapos din to. Sabi kong ganyan, kaya nilalakasan ko yung loob ko. Tapos may time pa nga mga bandang 3 a.m., di ba? Masakit na hanggang 4 a.m. Nakakatulog ako, tapos every 5 minutes, maghihilab na naman yung tiyan mo. Yung parang bigla kong gigising. As in, sumisigaw na lang ako na kumakanta ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi nga, nakahiga lang ako. Hindi ako masyadong makagalaw sa sobrang sakit. Tapos yung kasama ko, minamassage-massage na lang yung likod ko, yung balakang ko, diba? Imagine nyo, simula 2 a.m. hanggang 7 a.m., hindi ako nakaupo. Hindi ako makagalaw mga mamshi, as in nakahiga lang po ako, palipat-lipat lang ako, may left side, may right side. Kasi kapag nakahiga akong ganun, yung flat, mas masakit pag hihilab yung tiyan. Tapos yung feelings ko noon habang nag-delabor, para kang habang 'di ba maghihilab yung tiyan mo, para kang matatae, pasintabi sa kumakain, parang ganun. Basta parang kang nahatae na masakit yung tiyan na pati yung balakang, ganon. Tapos, edi dumating na nga yung time na talagang nasa yung ni baby. As in, nasa crowd na. Kumbaga, nasa labas na talaga. Kumbaga, iiri na lang ako. Iiri na lang yung kulang. Edi yun na nga, pagka 7 a.m. ng umaga, sinabihan na ako ng OB ko na, ayan, iiri ka na, lalabas na si baby. Alam niyo yung pakiramdam ko na kahit pagod na ako, gutom, pagod, antok. Lumakas yung loob ko kasi nga hindi ako masisisayan, ganun, parang yes, normal delivery. Parang ganun, parang masaya ako. Kaya pag sabi niya umiri na ako, binuka niya na yung legs ko. Umiri ako ng bonggang-bongga. Imagine yung mga mamshi, 7 a.m., 'di ba? Pinairi na ako ng OB ko. Unang iri ko, lumabas na agad yung ulo ni baby sa pempem ko. Kumbaga, diba yan? Ito yung buhet ng pempem natin. May pag-iri ko, pag-unang iri ko, may gumanon talaga na kunting ulo ni baby na lumabas. Ganon, nakita nila agad yung hair, yung ulo talaga, na ganon. Hindi ko na malayan na isang oras na pala akong umiiri. Nahirapan ako kay baby ko kasi malaki. Siya, 3 kilo. So, sabi pa ng OB ko, yung sipit-sipitan natin ng ari natin, yung sa akin hindi pa masyadong ganun talaga, as in kabuka. Kaya pinapairi niya ako ng pinapairi noon. Eh di kinakabahan na naman ulit ako kasi nga yung tipong grabe na yung iri ko, yung bang ang dami ng hangin na nawala sa katawan ko, hindi pa rin siya lumalabas. As in, ewan ko, basta naka-stack up lang yung ulo niya sa pempem ko, naka-stack up lang. Tapos sabi nung OB ko, umiri ka ng matagal, kasi yung iri ko po nun, ang bilis, di ba, hihinga ako ng malalim, iiri ako, ang bilis kumawala ng hangin. Gumaga ganon, edi yung dalawang midwife, yung assistant, ang ginawa nila, pinupush nila yung chan ko para bumaba din si baby. Tinutulungan nila ako. Sabi nung OB ko, kapag hindi mo ito nailabas, kasi magwa 1 hour na daw. Pag bumaba daw yung heartbeat ni baby,
i-emergency cesarean na nila ako. Sabi ko, naisip ko nun, Lord, wag naman. Sabi kong ganun. Kasi yung heartbeat ni baby nun, mga nasa 90 plus pa. Mga nasa line of 90 pa yon. Tapos, edi yun na nga, feeling ko nun, yung kada iri ko, yung mga ugat-ugat ko puputok dito, oh, yung mga dito, as in talaga. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko nung time na yon. Tapos, pagkasabi nung OB kong ganun, na kapag hindi ko pa rin daw nailabas si baby, i-emergency cesarean na nila ako kapag bumaba yung heartbeat ni baby. Kasi pababa ng pababa yung heartbeat ni baby ko nun. Tapos, sabi ko nga, Lord, bahala na kung pumutok yung mga ugat ko dito. Bahala na pag pumutok. Basta, mailabas ko lang si baby ng safe, mai-normal delivery ko lang. Edi, so yun na nga. Naghintay ulit ako maghilab yung chan ko. Edi, naghilab na ulit. Umiri ako ng matagal, as in maha. Diba, yung normal na iri ko noon kasi ganyan. Dinagdagan ko yung iri ko. As in, mahabang iri. Yung, pang, yung tipong, akala ko mamatay na ako. Yung ganon, akala ko puputok na yung mga ugat ko dito. Akala ko nun talaga pumutok yung mga ugat-ugat ko. As in, umiri ako. Pag iri ko, lumabas na yung ulo ni baby. Tapos, ginupit ni Doc yung pem-pem ko para magkasya yung balikat ni baby. Diba? Grabe. Nung once, nung paglabas ng ulo niya, hanggang sa, ang bilis lang talaga mga mamshi. Hindi ko naramdaman yung gupit sa ari ko. Hindi ko naramdaman yung gupit sa pem-pem ko. As in, ang bilis ng pangyayari. Pag-iri ko ng bonggang-bongga, sumigaw ako ng malakas, napasigaw ako kasi nga, akala ko na, ano ko, yung parang, hindi na ako makahinga. Yung parang, hindi na ako makahinga talaga sa grabe yung iri ko. As in, tapos sumigaw na ako ng malakas, na napasigaw ako na, Yung hinga ko, may sigaw na, may kasamang sigaw na yung paghinga ko. Kasi nga, alam niyo yung parang, naubusan ka talaga ng hangin sa katawan. Ganun. Nakalabas na nga si baby, ang bilis ng pangyayari. As in, parang may malaking bagay na madulas na lumabas sa ari ko, sa pem-pem ko. Parang ganun. As in, parang nakahinga ako ng maluwang. Nung nangyari yun, tapos si baby umiyak na siya ng umiyak. Tapos ako, nakatingin na lang ako sa baby ko habang tinatahi yung pem-pem ko. Kahit yung tahi, mga mamshi, di ko na maramdaman. Yung naramdaman ko lang is yung inject ng anesthesia para sa tahi. And eto pa pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo, wala po akong painless habang nagli-labor. Kasi po, ang bala ko po noon dapat, nung nagli-labor ako, magpapaano ko ng painless para hindi masyadong masakit yung labor ko. Kaso, ang nangyari kasi, yung painless, dumating na late na dumating yung painless. Yung doktor, kasi po, iba pa pala yung mag-i-inject sa'yo ng painless. Ibang doktor pa pala yun, hindi yung OB ko. May iba pa. So, dumating siya late na, kaya hindi na ako na-injectan kasi nga yung baby ko, ano na raw, mababa na. So, yung painless daw, useless na rin sa akin. Kasi po yung painless, mas maganda daw yun pag yung matagal nag-labor, yung mga isang araw, dalawang araw. Yun daw po yung magandang gamitin yung painless. Eh, yung sa akin po kasi 6 hours lang ako nag-labor, kaya sabi nung OB ko, gagastos ka lang sa painless mo, useless lang yan, hindi mo yan magagamit talaga, yung painless na yan. Kasi nga, ang bilis daw bumaba ng baby ko, ganun. Eh di, nakalabas na nga si baby, diba? As in, wala na akong maramdaman kasi nga na-injectan ako ng anesthesia. Yung anesthesia po, in-inject po yun sa pem-pem ko rin banda, sa may singit banda, ganun. Naramdaman ko yun parang may kumagat na malaking langgam. Ganun yung naramdaman ko sa pag-inject ng anesthesia. Pero yung painless po, wala akong painless. As in, normal na labor, normal na panganganak. Kumbaga yung mother nature na panganganak talaga, mga mamshi, as in. Yung feeling ko noon, mga mamshi, sa totoo lang ha, nung paglabas ni baby ko, sobrang saya ko. Pero hindi ako napaiyak. Hindi ko alam bakit hindi ako napaiyak. Pero sobrang saya ko, and sa isip ko noon, sabi ko talaga, thank you Lord, kasi safe si baby. Sabi ko noon, walang cesarean, diba? As in, ang saya-saya ko noon. Tapos, edi, minomonitor pa si baby. Yung ano, newborn screening. Bali, one day, hindi ko siya nakasama noon. Kasi nga, iyaano siya, newborn screening siya. Nagpipray din ako noon na sabi ko, sana Lord, walang sakit yung baby ko, walang diferensya, ganyan-ganyan.
Pagka after one day, dinala na sa akin si baby ko. Wala siyang sakit, normal siya, healthy na baby, kaya as in, sabi ko sa sarili ko, sobrang thank you talaga kay Lord. Kasi nga, yung mga pray ko, nung buntis pa ako, kasi po, nung buntis pa ako, lagi ako nagpipray niyan, gabi-gabi, bago ako matulog. Lagi ko sinasabi na, Lord, sana mag-normal delivery ako, tsaka sana healthy si baby. Yan palagi yung nasa isip ko noon, nung buntis ako. Kaya yung tinupad talaga ni Lord. Tsaka alam niyo mga mamshi, kapag palagi kayong nagpipray kay Lord, talagang basta maganda lang yung ginagawa niyo sa kapwa niyo, talagang tinutupad ni Lord yung mga pray mo. Promise. Na as in ako, pag may pray ako kay Lord, as in talaga natutupad yung mga ano ko. Kaya hindi ako nagsasawang mag-pray ng mag-pray. Tsaka gumawa ka ng mabuti syempre sa kapwa mo. Kasi kung pray ka ng pray, dasal ka nga ng dasal. Tapos pagdating sa kapwa mo, kung ano-anong mga kasamaan yung ginagawa mo, diba? Hindi ka papakinggan ni God. Hindi ka papakinggan ni Lord. Ganon, diba? Kaya dapat maging mabuti tayong tao sa kapwa natin. Tapos pagka tanghali, nung mga 12 ng tanghali, pinakain na ako. Sinusubuan na lang ako kasi nga hindi ko kayang talaga mag-isa pa. As in, yung buong katawan ko hinang-hina. Pinala sa akin si baby, pinadede sa breastfeed ko. Pero wala pa akong gatas masyado ng mga mamshi. Wala pa. Walang lumalabas. Pero sabi nung mga midwife doon, okay lang yan. Ano lang yan, pasipsipin mo lang si baby mo para lang daw may umanong kahit papano, may konting-konting gatas na lalabas daw, sabing ganun. Kaya pinapasipsip ko lang sa nipple ko yung baby ko kahit palang wala naman talagang gatas na lumalabas. Tapos yun, doon ko palang napicturean yung baby ko. As in, ang saya mga mamshi ng feeling. Kaya kayo, mga pregnant dyan, congrats. Tsaka sana ma-experience nyo yung na-experience ko. Yung kumbaga, madali ang labor. Kasi yung iba daw mga mamshi, minsan 2 days, 1 day, ganun, diba? Tapos sana normal delivery kayo, diba? Kaya sana ay maging matagumpay ang inyong panganganak and good luck. Ganyan talaga yan, kabado, pero dapat lakasan nyo lang loob nyo and always pray kay God, ganyan. Kaya bye-bye na dahil masakit ay nalamunan ko and thank you for watching and good luck!